So, hi guys! Good morning! So, ito kami sa Ligao. Nagpa-gas lang ako. Full tank, 5.53. Ayan! So, nabot ng 354. Ngayon, pupunta na kami ni Vinci sa Cavite. Or, pauwi na kami ng Cavite. Pero, wait lang. I-message yung aking mother. Kasi, walis kami ng bahay. Talog pa sila. Baka magulat na lang. Wala na ako sa bahay. Although, na-inform ko naman siya na ngayon yung biyahe namin pa-uwi ng Cavite. Since madilim pa naman guys, update na lang ako kapag nawanag na or kaya naman may mga ganaps. Hi ka naman dyan, baby. A few moments later. Dito na kami sa Naga City Diversion Road. Nagpahinga lang kami, gawa ng sumakit yung dito ko eh. Nung nakaraan pa talaga to, pero ngayon iniinda ko pa rin, I mean. Ayan. Tapos kumain na din kami ng Barkilios kasi nagutom ako, di ba ako kumakain. Mga later on, biyahe na ulit kami. Hindi naman kami nagmamadali today. Ayan. So, don't you think you could. Take off na kami guys. Dito sa Naga. So, nabot kami ng alas 7 dito. Tama na, tumatanda na talaga tayo, B. Polo. Ay. Ay, ako magkain ko ng pahinga. Kaya ko naman ang walang pahinga. Nagtaulan talaga sa kataking panga. So mga possible nito, gabi na kami makakarating ng Cavite. Uy, nililipat na pa sa lubang! 82 kilometers later. So by the way guys, hindi ko ata na-mention yung date na to. Ito po ay March 20. And madalas kapag bumabiyahe ako, may mga nagtatanong kung kumusta na daw ang kalsada or daan tuwing uuwi ng Bicol or lalabas ng Bicol. So dito, hindi ko na masyado pinagbibidyohan yung mga lubak. Pero ipapakita ko na lang sa inyo yung part kung saan may mga kalaliman yung lubak or kaya naman kailangan nyong i-watch out and maging careful. So na tayo! Malapit na tayo sa pinaka-kalbaryo ng Lubax. Kanina, mga medyo mini heart attack lang naman ang pwede mabigay sa inyo. Pero talagang mararamdaman nyo din. May mga hidden pothole. Mga surprise, madap ako. Pero yung pinaka-major na Lubax is papuntahan pa lang natin. Tipokot na kami guys. Di ko lang alam kung anong barangay. Baka Lupi or whatsoever. Ang laging nire-refer na kalsada. May tricy na pa sa lubong. Parang hindi nagagamit. Bakit? Puro halik ako. May jeep ah. Malaki tong ano. Lubak dito sa gitna. Sa dilaw. Saan ka? Ayan! Kumusta na kaya tong kalsada na to? Ha? Tayo sa right. Kuya, mag-ano ka, magtingin-tingin ka kuya. Basta ka lang kakabig eh. Para saan pang side mirror mo kung di mo nagagamit? Alos pa rin guys, walang pagbabago. Lumala. Oo, sa gilid pwede mong pandaanan eh. Pero sana tuloy-tuloy na din. Di ba talaga kasi tinan mo yun dyan no? May palayan. Talagang hindi yan ano. Slowly. Dito ka sa taas. Oh, 58 lang ang diesel. So, we're here na sa Petron. And mag-check lang kami ng mugs at the same time magkakain siguro. Magagas din si Vinci eh. Kabado 20 na yan. Check-check na yan. Nalugbak kasi siya ng malalim. Yan ang double check lang niya. Ako naiwasan ko eh. Siya, hindi siya nakaiwas. A few moments later. Kick off na kami dito si Pocot. Paakyat na kami papuntang Rogay, Del Gallego, Tagcuayan, and then Santa Elena.
Dito na rin mag-uumpisa talaga yung pinaka-kalbaryo natin na mga biyahero. Sabi ni Vinci, okay naman daw na yung kalsada. Inaayos na, tinatapala na. Pero let's see kung both sides ba, papunta ng Bicol at palabas ng Bicol is pareho na nilang, uy, dito pa nga lang oh. Pareho na nilang nire-repair. And maybe you're wondering bakit na naman ako lalabas or babiyahe na naman. Kasi parang nagiging monthly, no? Pagbiyahe ko papuntang Cavite. Meron kasi kami mga activities na gagawin ngayon. Nandiyan na yung IRBF ngayong weekend. Merong invite from Autorismo na Tambike. And then, ride out lang ni Vinci ngayong katapusan ng March sa Baler. Isahang biyahe na lang din, di nakabalik-balik na monthly, ganon. So, ngayon naisip namin ni Vinci na ituloy na yung sobrang tagal na talagang planong Baler ride. So, technically, mag-iisang taon na din. Eh, kasi, di ba, last year, nung nag-North Loop kami ni Vinci, isa sa itinerary namin yung pag-Baler. Kaso, kinulang na kami sa araw nun. Kaya sabi namin, sa next time na lang, para mas masulit namin ang pagpunta din dun. Ito na, nagkaroon na kami ng schedule. Sana, matuloy na talaga to. Matuloy na yan, bayad na yung hotel. Ayaw nga pala, no? Bayad na pala yung hotel na pagtutuloyan namin. Kaya talagang itutuloy na namin to ngayon. So, ayan, update na lang ako kung may ganap na naman. So, yun na nga guys, hindi pa kami nakakalayo. Nagkaroon na agad ng konting aberya. Kasi tignan nyo naman dinadaanan namin, sobrang tagtag nyan. Yan ay yung mga part na sinasabi ko na parang tinapalan lang. Kaya nagmumukha tuloy may humps or rumble strips etong dinadaanan namin. Usually, sa tulay meron din yan. Kaya ingat kayo lagi. So, yun guys, nandala kami sa Rabay pa lang. Unang aberya. Hindi naman major, pero inayos lang namin yung bag ni Vinci. Gawa ng lumihes. Etong si Ben Kia. Helmet bag yan, diba? So, medyo nahihirapan. Yung bigat niya is not nandito. Lamot niya is yung half-face helmet niya na spider reboot. Inayos lang namin. Kanina, pocket pa lang kami. May mangilan-ngilan ng matagtag na kalsada. Yung iba, yung dating sobrang lubak or mga malalalim, may potholes talaga. Ngayon, tinapala na nila. Pero ramdam pa rin yung tagtag. Mapapaisip ako mababasagan ka ng mob. Pero sa bearing and suspension na lang ang paproblemahin mo. And since ganito na nga yung audio, I've decided na i-voiceover na lang. More on status ng kalsada and kung saan madalas makikita yung potholes. Usually kaya namang iwasan yung potholes, kaso lang may mga part na mahirap siyang iwasan gawa ng nakatago siya. Yung iba naman dahil shadow ng puno kaya hindi siya makita. Kaya kapag dadaan talaga dito, kailangan yung mag-focus sa inyong dinadaanan kasi minsan bubulaga na lang talaga. May mga part din na sobrang tagtag after ng paahon, kaya minsan mahihirapan ka talagang iwasan kasi kahit sa kabilang lane, sako pa rin ang lubak. Minsan naman nasa outermost lane yung mga malalalim na lubak. Kaya kung mahilig kang gumilid, much better na tignan mo pa rin yung dinadaanan mo. At kung makita nyo man na maluwag, aspaltadong kalsada, huwag na huwag nyong pagkakatiwalaan kasi madalas dyan talaga yung mga potholes. Minsan mas okay pa nga dumaan dito sa sementado. Ang kaso nga lang, is sobrang tagtag lang talaga niya. Makakaiwas na kayo sa mababasag na mugs, kaso nga lang, yung suspension and bearings naman ang kawawa. And kapag may dadaanan kayong tulay, much better na din na magdahan-dahan kayo. Kasi madalas sa part na yan is mga tinapalan lang ng asphalt, kaya may mga part pa rin na parang humps or potholes. Sa kalayuan, hindi nyo mapapansin na matagtag na pala or malubak na yung tulay. Pero kapag nadaanan nyo na, mas worst pa pala sa inaakala nyo. Kaya minsan kapag may nakakasabay kami, tas ang bibilis ng takbo na para ba nagkakarerahan. Tapos later on, may kita na lang namin sa gilid or bigla lang tumatabit, hinicheck na yung mga mugs nila. Kaya minsan kamot ulo na lang, hindi pa nakakalayo, para bang gusto nang umuwi at bumalik. And aside sa pothole and mga lubak, may mga part din na mabuhangin gawa ng kinayod nila yung aspaltadong kalsada. May mga ilan-ilan din na road repairs. Minsan walang nagbabantay, minsan naman meron, kaya doble ingat na lang. At kung sakaling maflatan kayo, may mga ilan-ilan din na vulcanizing shop. Yun nga lang, hindi ko alam kung saan part dyan. And may mga distansya or magkakalayo sila. Kaya yung iba na naaberya, naghihingi ng rescue o kaya naman nire-race na itulak or running flat. Kaya sa mga naghihingi ng tips sa akin kapag maglo-long ride, may ilang tools naman ako nadala pero hindi ganun kadami. Pero
mas ma-advise ko pa rin na bumiyahe kayo ng umaga para kung sakali mamang kailangan kayo ng rescue, madaming gising na tao ang pwede tumulong sa inyo. Meron din naman mga riding groups na willing tumulong kapag may mga naaberyang riders. And isa pa sa ma-advise ko, kung sakali man nababiyahe kayo ng probinsya or sa lugar na hindi nyo kabisado, mas better nang i-plot or i-plan nyo ng maigi yung route nyo. Meron naman tayong Google Maps and may mga shop na registered or nakikita naman dyan. Na kung sakaling may kailangan kayong bilhin, madali at hindi na kayo mahihirapan pang maghanap. Lalo na sa mga newbie riders, mas mainam talaga na bumiyahe kayo ng umaga. For your own safety na din, kasi hindi lang naman mga potholes at lubak ang meron sa kalsada. Madami pa din dyan ibang sasakyan na hindi iniisip yung mga kasabayan nila. May mga ilan-ilan dyan na basta na lang overtake kahit alanganin. Tapos tayo mga motorcycles ang nakocompromise. Sisiksikin at sisiksikin talaga tayo hanggang sa mapunta tayo sa gutter. Kaya kung may napansin kayong sasakyan sa likod nyo na mabilis, much better na pagbigyan nyo na. Kasi hindi lahat ng karapatan ay worth it ipaglaban. Sure! Add ko lang din pala, huwag kayong masyadong didikit or bubuntot sa kasabayan nyo. Lalo na kung four wheels or truck ito. Kasi kahit sila, umiiwas din sa tagtag at lubak ng kalsada. Baka sa pag-iwas nila, hindi mo na malayan na ikaw na pala yung mahuhulog sa maling tao. Ay, este sa pothole pala. Always maintain proper distance. Kasi minsan, bigla din silang humihinto or nagbibrake kahit pa nasa kalagitnaan ng kalsada. By the way guys, add ko na din, if ever man na mag-overtake kayo, make sure na clear ito or hindi ito blind spot. Kagaya nitong ginawa ko, although wala naman akong kasalubong, pero the next thing is sobrang lubak ng kalsada. Good thing naka-ABS si Cassie, kaya hindi ako nag-skid. Yun nga lang, na-compromise yung sa likod dahil sa sudden brake. Buti na nga lang at may tamang distance ako sa kanya. And iwasan din natin yung biglang magka-cut after natin mag-overtake para hindi tayo makaabala sa kasabayan natin. I hope this video ay makatulong sa inyo if plan nyo din bumiyahe ng Bicol one day. Madalas kasi nagtatanong sa akin kung saan daw part yung maraming lubak. Kung galing kayo ng Manila, expect nyo na mula palang pagbilaw, meron na siyang mga potholes. Papunta naman at Timonan, medyo may iilan, lalo na sa mga aspaltadong kalsada. Kapag paakyat naman ng zigzag road, meron mga ilang-ilang part doon na kinayod kasi inaayos ang kalsada. Usually sa part yun ang papasok pa lang and sa palabas. Meron din part doon sa papunta ng park or yung pahingahan ng mga bumabiyahe. Kaya kahit doon, mahihirapan din kayong umovertake. After ng Antimonan, sa Gumaca Seaside naman. Usually visible naman yung mga potholes doon or lubak. Yun nga lang, doble ingat pa rin kayo doon kasi may mga times na yung truck is basta-basta lang din nag-overtake. Tinitake advantage nila kapag motor lang ang kasalubong. And ingat din kayo sa mga rilis sa Gumaca. Kasi nung dumaan kami, malalalim pa ito at mabuhangin. May ilan na din kaming nakasabay na tumalon sa rilis na yun. Pagdating naman ng Lopez, mas recommend ko na mag-bypass road na lang kayo. Kasi walang traffic doon and okay na yung kasada. Meron lang siyang distance compare sa bayan, pero hindi na siya traffic. Pagdating naman ng Kalawag, ingat lang din kasi meron doon rilis kung saan tumalbog si Downship Vinci. At nalaglag ang kanyang top box. Kasi ngayon, sobrang taas na din noon and malubak. After ng Kalawag, heading na kayo papuntang Gateway to Bicolandia. May mga mangilan-ngilan din dyan na lubak. And then, ayan na, mag-umpisa na kayo ng Tagkawayan, Ragay, Dalgalie, to Sipokot. Yan na yung mga part dito sa Bicol na sobrang lubak talaga. Kaya stay alert and focus. And at last, nakarating na din kami ni Downship Vinci dito sa Rostan's Tagkawayan. And we've decided na mag-breakfast na din or lunch. Either of the two, basta kakain na din kami. Kasi buong biyahe namin na naman kami breakfast, kundi barkilius lang. And nag-grade din kasi ako dito sa fried shark's fin ng dim sum. Madalas, ito din yung kinakain namin kapag dadaan kami dito kasi mura na, masarap pa. So I guess, see you na lang din guys sa part 2!